Hey Alphabets, it's Kay. So I'm back again with another vlog, and today I'll be doing a day in my life vlog. So it is day 1 of the pamantasan ng lungsod ng Maynila Business School General Assembly. So as you can see here in the video, our org and our course are practicing our cheer for our basketball team. So I'm in the Human Resource Management. And my sister, she's on the Operations Management course. So we're on the same org, by the way, because our org is handling both of our course. So actually, it is almost one, but it is not the same course. It's a different course. So here, as you can see, we're just waiting for our turn para kami naman na yung mag-fall in line and sumunod sa pila para sa parade. Actually, this is only for the welcoming parade ng freshmen. But since inabot nga kami ng pandemic and for 2 years online lang kami and hindi namin experience yung ganitong parade, so isinama na lang rin kami ng org namin dito sa parade ng freshmen, coming sophomores and other year level, para naman we get the chance to experience yung feeling kung paano ba maglakad sa famous catwalk ng PLM. Supposedly, we're supposed to na maikot yung buong campus, and that's Stephanie and Kyle, by the way. Yeah, blockmates ko sila. And supposedly, we're supposed to maikot nga yung buong campus dyan sa parade na yan. But since maulan, and makakaabala kami sa ibang course na nag-aaral that time. Oh, that's my sister. She's holding a white balloon and doing something. She's super busy on her phone and talking to her blockmates also. Yeah, so ayan. Kesa naman maabala namin yung ibang course noon sa building, sa ibang building na mga nag-aaral. Ayan. Kinap na lang siya in the middle. And, yan. As you can see sa other side, ayan. Yung mga naka-red, sila yung hospitality management students. And, first, pinas forward ko na lang rin kasi medyo mahaba yung part na yan. Yeah. Hiningal ko dun. So, ayan. So, ayan. Okay, kasi patapos itong part na to. And that's Angela and Hannah. So, high school friends ko sila. And they're on the course of hospitality management. So, ayan, sa kabilang side, tapos na sila. Actually, pabalik na sila sa gym that time. And kami itong, ayan, papunta pa lang sa end nung pila na to. And that's our org officers. And yung namimigay ng balloon ay yung president ng org namin, which is si Ate Aleya. So, ayan, namimigay sila sa unahan ng balloons and water bottles para sa mga, ayan, nakapila. And yung nag-cheer na yan, si Danica and Ate Macris. Yan, chini-cheer nila kami, though hindi naman kami freshmen. So, ayan, nakakatawa lang yung part na yan. Oh, I forgot to introduce to you that yung dalawang nasa unahan ko ay sila Jamie and Mariela. And that's Jana and Luigi. Yan, and Mary Grace and Randolph. So, nag-say hi lang din ako sa kanila. And I forgot to introduce to you sila Bianca and Joella na busy sa kanyang phone. Yeah, and eto, ayan. Eto na yung sinasabi kong kinat siya sa middle. And ayan, pabalik na kami ngayon sa gymnasium. Kasi nga, ayan nga. Minadali na lang rin yung aming parade na to sa catwalk. And nasa unan ko, ayan. Ay, napakalala ko na nga pala siya sa inyo, si Jamie. And there you go, ayan. So, eto, nakapasok na kami ng gymnasium. And eto na yung time that they are about to finally and officially start the day 1 of PLMBS GA. So, yeah, ayan. We're instructed to sit on the floor because we're not supposed to use the bleachers in the gym. So as you can see, yung basketball team na first 2 teams na maglalaban is nagwo-warm up sila na ngayon sa court. So ayan, that's marketing, the blue one, representing nila yung marketing
course, and the red one, as I said earlier, that they are the students of hospitality management course. So yeah, they're the first two teams na naglalaban ngayon dyan sa court. So yeah, balikan ko na lang kayo mamaya kapag dun na sa next game, next two teams na maglalaban. And ayan, as you can see, there's a new set of two teams na yan na naglalaban ngayon sa court. And yung may stripe na vertical na red one, they're from the tourism na students. So yung white one, I forgot, third course kasi. So ayan, manood na lang rin ulit tayo ng laban nila. Since ayan, yung tourism pala na basketball team, super gagaling ng mga to lumaban, as in yung score nila is tambak, ganun, super laki ng lamang ng tourism dito sa course na to, as in super galing nila maglaro. And ayun, balikan ko na lang ulit kayo mamaya after ilang minutes or seconds. Yeah. And yeah, ayun, after ko magsawa manood ng sa basketball, umakyat na rin ako sa room dito sa Gusaling Lacson. And as you can see, ayan, sa sobrang bored ng mga officers na board namin, ayun, isipan na lang nila maglaro ng hide and seek ata to. And that's Jana. Siya yung unang nakunan ko ng video and nahuli niya si Kat. So eto na ngayon si Kat, na nagbibilang naman kasi siya nga yung nataya ni Jana. And sumaling pusa na lang rin ako dito sa kanila kahit na hindi na ako part ng org.
But ayan. Former officer din pala ako ng ano nito. Org namin before when we were in freshman. Last year lang ata siya. Yeah. Last year. Yeah, I think. Yeah, that was last year. Yeah, ayan. Pero ayan, umalis na ako sa orbit yet. Ayan, nakikisaling po sa ako dito sa kanila. As you can see, mga ayaw nila mag-club kasi mga ayaw magpahanap, magpahuli kay Kat noon. Mga ano, takot, ma-blindfold. So, ay, heads up ko lang kayo na magsasalita kasi ako rito. Mamaya, baka magulat kayo. And kausap ko niyan that time si myself. Kita niyo naman. Hindi ako kasali sa game. Baka akalain niyo. Kasali ako sa game. Hindi ako kasali sa game. Hindi ako sumali kasi, ayun nga, I'm just filming them. Pinifilm ko lang sila that time. And as you can see naman, ayun yung kaninang unang dalawang hinawakan ni Kat. Ayan, nahuli niya si Mary Grace. Yung unang dalawang hinawakan ni Kat is... Yeah, hindi sila part din sa game. Hindi sila kasama sa game. And ayan. Si it's turn naman na ni Mary Grace para manghuli. As you can see pa nga what happened, ayun, na napagkamalan pa nga ako ni Grace na kasama sa game. Diba? Uhulihin niya pa sana ako, eh hindi naman niya ako kasali sa game. So, ayan, as you can see, yung dating director din naman namin ng committee noon, yung uhulihin niya pa, eh hindi rin naman din siya kasali noon sa game. And ayan. Inuhuli niya na yung tagong biktima at ayaw magpahuli. And after nito, dumiretso na kami dito sa Block 7, Cafe Block 7 para kumain ng lunch namin. And ito, si Kat and myself na LSS sa Cheshire ng Etsy. So ito, after nun, dumiretso na kami dito sa Manila Clock Tower. Kasi may nabook ng reservation nito si Mary Grace na supposedly for her family. Pero dahil bukas na, kinabukasan na nito yung flight ng mama niya pabalik sa pinagtatrabahuan nito. Kaya ayun, nang hinayang kami, kaya kami na lang yung gumamit ng reservation nila na yon. And as you can see, ayan, super lawak. Ay, nakakahingal pa akyat nito kasi super taas nito. Maganda yung pababa, though nakakalula siya. Pero mas gusto ko pa rin yung pababa kaysa yung paakyat kasi nakakahingal talaga siya. As you can see, I'm going down through this spiral staircase na metal nila. And actually, itong tower na to ni Manila City Hall is... Meron siyang 3 types of stairs. Ito yung wood. And yung, ay ito ang spiral. And yung cement. So as you can see, inikot ko yung cam ko para makita niyo yung 4 east, west, north, and south ng clock tower. And ayun nga, nagulat pa ako kasi gumalaw yung clock na noon that time. And super, I don't know, pero sa ibang tao ata, creepy yun since sila yung nahuhuli. Pero ito kasi that time, ako yung nahuhuli sa grupo namin na pababa ng kada floor na pinupuntahan namin. And hindi naman siya creepy, nakakagulat lang. Kasi ayun nga, like, paggagalaw yung kamay ng orasan nun sa tower. And tutunog yung mga parang umiikot na yon sa likod ng orasan niya. Ang cute. And yeah, ayun. Nakita niyo yung unang canvas dun na meron nung lumang
Metropolitan Theater. Yeah. I don't know kung matatawag ba tong minitour kasi parang each floor naman yata is fine-film ko. Nakakatawa lang. Sana hindi kayo nahihilo sa ginagawa ko pang pag-film. Ito yung sinasabi kong, yeah, ito yung second type ng stair dito sa tower, yung wood one. And ayun, check nyo na lang yung description box below ng vid na to para dun sa link ng reservation, para makapag-book kayo ng reservation nyo rito kasi hindi pwede mag-walk-in ka lang dito basta-basta kasi hindi ka nila kayang i-accommodate hanggat wala kang reservation dun sa link nila sa page nila sa Manila City Hall. So, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong isa pang klase ng hagdan dito sa tower. Ito yung cement type naman, which is papunta na tayo sa ground floor nila. And ayan, dito na mag-end yung video ko. So, see you on my next one. Bye!